Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila, inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw, ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat siya mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang, nalalanta ang damo, at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipa ng hangin, ang tao nga ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta, at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas, at ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawa niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Martes po sa ating lahat muli. Ngayon po ay Martes. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng panahon ng Advent o paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid sa Ebanghelyo po, ating narinig ang kwento tungkol po sa mabuting pastol. Ano ba ang gagawin ng pastol pag isa sa kanyang mga tupa ay mawala? Ang sabi sa Ebanghelyo, kahit daw meron pang 99 na naandyan, alagaan ang pastol at nawala yung isa, iwan niya muna yung 99 para hanapin yung isa na nawawala. Alam niyo po, naalala ko yung kwento ng isang kaibigan ko. Ang sabi niya sa akin, "Alam mo, sa amin sa bahay, ako ang paborito ng aking mga magulang. At tingin ko, ako yung espesyal." Pero one time daw, ang sabi ng kaibigan ko,
yung kanyang nanay ay kanyang tinanong, sabi niya, "Ma, bakit pa ako ang favorite mo? Dahil ba ako yung pinaka-bibo?" Sabi ni nanay, "Hindi naman." "Dahil ba ako yung pinaka-guwapo?" Sabi ni nanay, "Hindi rin." "Dahil ba ako yung pinaka-magaling sa mga kapatid ko?" "Hindi." Sabi niya lalong, "Hindi." "Eh, bakit naman ako, nay?" "Kasi ikaw yung pinaka-mahina. Ikaw yung pinaka-sakitin." "Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, totoo naman, ang Diyos po lahat minamahal. Kayin pa man, ang Diyos merong, sabi nga, preferential option doon po sa mga mas mahina, sa mga mas nangailangan ng kanyang atensyon, ng kanyang biyaya, ng kanyang tulong, ng kanyang grasya. Lalo pa nga, yung mga tao pong medyo may katigasan ng ulo. Yung mga taong, sabi natin, kailangan po ang kanyang suporta, ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya. Opo, paminsan-minsan, parang you would feel God plays favorites. Si Lord may mga paborito. Pero nawa ating maunawaan, hindi po dahil sa hindi ka mahal ng Diyos. Kung hindi, may mga kapatid tayong mas kailangan po ang kanyang tulong, ang kanyang grasya, ang kanyang pagkalinga. Ang sabi nga po ng Panginoon sa Ebanghelyo, hindi po ba sa ibang bahagi ng Ebanghelyo o sa Biblia, sabi niya, "The Lord came for those who need to be healed." Kaya nga, naparito ang Panginoon para po sa mga nagkakasala, sa mga naliligaw. Hindi po dahil sa hindi niya mahal, yung ibang mga taong hindi naliligaw, nagkakasala, kung hindi alam niyang mas kailangan siya ng mga taong mas mahihina at kailangan ang kanyang paggabay. Lahat po ay mahal na mahal ng Diyos. Yun nga lang, yung mga mahihina, alam niya, kailangan mas bigyan ng kanyang atensyon. Minsan, may nagtanong sa akin, "Father, minsan alam mo, parang hindi ko talaga feel na mahal ako ni Lord." I ask him, "Kasi minsan, feeling mo, ikaw ay mas magaling sa ating pong kapwa. Maaring ganon. Minsan, when we think we are better than our brothers and sisters, sometimes talaga, hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Pero pag feeling mo at tanggap mo na ikaw ay mahina, ikaw ay makasalanan, ikaw ay mayroong pangailangan, doon mo mas naramdaman ang Diyos. Doon mo mas naramdaman ang kanyang presensya. Pag alam mong kailangan mo ang Diyos. Pag tanggap mo na ikaw ay mahina, na kailangan mo ang kanyang grasya, ang kanyang mga biyaya." Mga minamahal na kapatid, lahat po tayo mahal ng Diyos. Yun nga lang po, yung mga mas mahihina, mas nangailangan, dun po mas nakatuon ang Diyos, sapagkat kaya po ng isang mga magulang, ito po ang kanyang nais tulungan. Sana po, pag muling sa ating punto na buhay na parang malungkot ka na hindi mo ramdam ng Diyos, sana ang unang-unang gagawin, yung unang matanggap, "Ako'y mahina din, kailangan ko ang Diyos." At maniwala ka, doon po maramdaman mo ang kanyang presensya. Hindi kanya iniiwan. Sa ating kainaan, doon niya tayo mas lalong sinasamahan. Mga minamahal na kapatid, isang pinagpalang Martes. Stranger, you're smiling now. Would you know?